Tomodachi, it's me again, Ellie, your Tomodachi. It's been a while since I made my last video. It's been 2 months, I think. And ngayon, medyo sisipagin tayo. And for today's video, gagawin natin tong look na nakita nyo using some of the products na mabibili dito lamang sa Japan. Ayun na nga, it's been a while and I'm so excited to make another vlog and more vlogs to come, hopefully. At sana mapush to kasi medyo tinatamad na ako lately. But now, comeback is real, magbabalik na tayo! Gagawa na tayo ng another vlog, another video, at another kalokohan, at another makeup vlog. So, ito gagawin natin yung look na nakikita nyo sa harapan nyo. Itong look na to is gagawin natin using this makeup tubes by 300 coins shop here in Japan. 300 coins shop yata yung tawag doon. Lately ko lang nalaman na meron palang makeup sa 300 coins na shop dito sa Japan. So, iniisip ko, i-review ko siya ngayon sa vlog ko na to. But actually, I bought this last June pa yata, I think, or May. And it's now September. So, ngayon lang ako naengganyo mag-vlog na to. And ngayon ko lang siya nailabas ulit sa baul ko. And ngayon, i-review na natin siya. Hindi naman i-review, i-a-apply natin siya sa mukha ko. Magamit ko na siya everyday kasi hindi ko pa siya ino-open. So, ngayon i-open na natin siya. Bago natin i-try pala, ito nga pala ay nagkakahalaga ng 330 yen ang isa. So, medyo pricey siya. Actually, ayoko talaga siyang bilhin pero I think it's a good for the vlog na ipakita sa inyo yung like mga mumurahing makeups na pwede nyong bilhin dito sa Japan kung pumunta kayo. Mga pangapasalubong sa mga kikais na mga inaanak nyo or mga pamangkins nyo, tita, baka naman. Okay, I'm a tita na ba? So, ganyan lang siya. As in, para siyang walang laman. As in, parang... Oh. Ganyan lang siya kanipis. So, wala kang... Parang wala talaga siyang laman, as in. So, parang nagsayang lang ako ng pera. But anyways, ayun, using this makeup tubes, gagawin natin tong look na to. I think medyo mukha namang okay. And so, let's get started. And I'm so excited to try this. So, again, let's get started. Hindi na marunong mag-vlog! Oh my gosh! Okay, babalik na talaga ako soon. So, let's go! So, nakapag-headband na tayo. And tapos na tayo mag-aloe vera gel. Ngayon, susunod na natin is gagamitin na natin to dahil I bought some mga pang-starter na rin. Primer. Ano ba meron dito? And concealer. So, wala akong nabiling foundation, I think. Yung primer and yung concealer. Pero, ang gagamitin natin na foundation is yung concealer na lang din. Feeling ko maputi siya para sa akin. Kasi, best kami nag-umi and ilamis kami nagkawa. Umi is bitch and kawa is liver. Labis kami na ganun. So, ang itim-itim ko na ngayon. And, tingnan natin kung yung binili ko tong mga to is time na maputi pa ako. Tingnan natin kung magmamatch siya sa aking skin color. So, yeah. Yung primer and yellow siya. Yellow daw. Kita nyo ba? Yellow. Makeup tutorial. Ito yung seal niya. Tanggalin natin. Gupitin na lang natin. Punitin. Kasi ayoko masira. Oh, yung primer niya may ano. Yung may kulay na primer. Maganda naman siya sa skin pag in-apply mo, actually. So, next naman tayo is yung concealer. Face concealer with a shade of beige. So, buksan ulit natin siya at gupitin. Ito na lang gagamitin natin foundation din dahil wala akong nabiling foundation. Hindi ko alam kung bakit. Siguro ubos. Nakalimutan ko na. But, ayan yung color niya. Hindi ko alam kung magmamatch siya sa color ko. I think medyo dark siya for me. Bonakid. Tapos ang medyo maganda lang dito sa packaging na to, parang ano ka, travel, ano yan, pang travel siya. Ayan. I-blend lang natin siya na maayos using your hands. So parang ano to, no, makeup challenge using your hands only, ganun. Yan naman yung kilay ko.
concealer and primer na tayo. So, wala ditong pangkilay dahil halos lahat ng packaging niya is ganito. So, wala siyang pangkilay. So, gagamit tayo ng pangkilay natin. Ayusin natin itong kilay na kalahati na lang. Using this Mivea Eyebrow Pencil. Ano siya eh? Brand siya. Dito sa Japan. Tayo is dito tayo sa ano shimmer eyeshadow with a shade of pink gold. So sa eyeshadow na tayo, tama ba? Actually kasi binili ko lang is 2, 4, 6, 7 na items doon dahil nga 300 yen ang isa. 300 yen plus tax pa, so mga parang 330 yen ang isang ano niya. Oh, kita nyo yan, sobrang gold naman ito. Try natin tong cheek color dito sa may eyeshadow natin. Kasi medyo wala namang kulay. A shade of rose. Ayan, rose. Napadami. Buka na akong ano. Okay, try natin sa cheeks yung cheeks yung iba. Yeah. Isin na yan. So yan, medyo nagkakulay at ano na, nagkabuhay na yung mata natin. Gamitin na natin itong eyeshadow glitter. The shade of glitter gold. Glitter gold. Oh, sobrang ano niya. Parang glitters lang talaga siya. Oh, diyan natin ilagay sa mismo. Ibaba. Ina shimmer. Ngayon, glitter. Ano siya? Sobrang tubig. Sobrang watery nito. I think okay na yan. Para medyo buhay, lagyan na natin ng eyeliner. Ayan. So, next tayo, medyo nabuhay na ang ating mata. Mascara. Dito, punta tayo sa lip tint. At meron akong lip gel glow. Natin tong lip tint. Pwede ito sa cheeks pa. Kanina naglagay na tayo sa cheeks. So, gusto ko medyo apula-pula pa. With the shade of Scarlet. Gaganda naman ang pangalan ng shade, ah, in fairness. Oh, parang hindi siya ano. Ampula mo, girl. Gusto mo mapula, Elisa, ha? Ellie, ha? Try natin siya sa lips. Ah, ang lasa na. Meron siyang lasang candy, ganun. Pero, hindi ko bet yung lasa. Okay, antay naman natin tong gel gloss. With the shade of Maple Rose. Yun yung shade niya. So, let's try. Parang ano, parang nude something. Oh, di ba? Uy, bumagay siya sa ano ko, sa suot ko. I'm not a fan of gloss lipstick. So, ayan. Medyo parang nawala yung... Parang nawala agad yung cheekbones. Ay, cheekbones. Parang nawala agad yung ano natin. So, lagyan natin itong cheek color. Ayan. So, ngayon, ayusin na natin yung buhok natin. So, ayan na. Nice na natin yung hair natin kahit pa paano. Ito na yung look na... nabuo natin. Ito na yung look na nabuo natin using these tubes. Binili ko nga to, ang isa is 330 yen. So, 7 yung binili ko. It cost mga siguro 2,100 plus or mga nasa 2,200 yen siya. Bibili kayo ng ganito, medyo pricey siya para sa isang ganito. I think it's not worth it bumili ng ganito karami. Pero, like, eto, magre-recommend ako sa inyo sa mga binili ko. Would recommend this... will not recommend this face concealer kasi namuo siya dito sa part na to. So, binded lang natin siya na maayos. But kasi, concealer nga naman to. Hindi naman to dapat ginagawang foundation. Pero, ginawa natin siya ng foundation. So, yeah. Pero, ayoko siya. And itong gel gloss lip naman, I'm not a fan of glossy lipstick. So, I would not recommend this. But if you're a fan, you can try it. Hindi naman siya... sobrang bad. Pero ayoko lang kasi ng feeling ng glossy. So, itong primer na to, I would not recommend this. Pero, 50-50 ako dito.
pwede nyo siyang magamit, pwede nyo rin siyang hindi. Depende sa skin type nyo. Kasi ako yung skin type ko medyo dry at oily. Ayoko yung face primer nila. So, pero kung gusto nyo i-try, try it. So, ito yung mararecommend ko, itong apat na to, is yung lip tint, yung face cheek color, glitter eyeshadow, at shimmer eyeshadow. Ang gustuhan ko sa lahat is yung lip tint nila. Para siyang lipstick na rin para sa akin, pero ang dali niyang i-apply. Pero dito sa cheek, huwag niyo siya i-apply kasi namumuo siya dito or nagsistay yung color niya. Pero kung i-blend niyo siya, ayan, katulad niyan, nawala na siya. Pero still, meron pa rin siya color red dito. But, kung lip nga naman kasi, huwag mo gamitin sa cheek, lip nga naman, gamit mo sa lip. So, ito namang cheek color, medyo okay din siya sa akin kasi yung hindi siya ganun kasobrang pink, hindi siya ganun kasobrang red. Tama lang yung color niya para sa skin tone. Glitter eyeshadow. Pwede nyo siyang gamitin highlights or mga pang glitter lang. Pwede nyo gamitin to sa katawan. Kunyari may gowns kayo or mag-aano kayo, mga magpa-party yan. Pwede nyo itong gamitin. Kung shimmer eyeshadow naman, kung hindi kayo mahilig sa eyeshadow or gusto nyo lang like parang magkaroon lang ng buhay yung mata nyo, pwede nyo itong gamitin. Yan ang ginawa ko sa mata ko. Ginamit ko lang tong cheek color at shimmer eyeshadow. So, ayan yung kinalabasan. Medyo parang ano lang siya. Pa-cute lang tayo. Pa-Korean style lang tayo ng ano. Tumulog na yung labay ko. Korean style lang tayo ng makeup. So, there you have it. This is my final look. And I hope nag-enjoy kayo. And I will try to make some videos na ulit. Because, you know, lately, medyo stress tayo. At dahil nga sa pandemic, naging busy. Or ako lang ba yung naging busy sa pandemic? Kasi halos lahat himaads, lahat walang ginagawa. Pero dito sa Japan, iba. So, na-busy. Kagaya yan, meron akong ibang ginagawa ngayon bukod sa pag-vlog. Nagta-training na ako sa volleyball with my friends. Ayun, soon mag-vlog tayo about doon. And yun, nag-work na rin ako. So, medyo iba na kasi yung style ng work ko ngayon. Medyo mahirap na at medyo matagal na yung oras. Kaya pagdating sa bahay, I don't have time. Gusto ko na lang humigag, gusto ko na lang matulog. And wala na rin akong time mag-edit, but finally, pinupush ko ulit yung sarili ko na ma-motivate palalo sa pag-vlog. And sana hindi rin kayo titigil kagaya ko. Hindi naman ako tumigil, kumbaga nagpahinga lang ako. Pwede naman magpahinga, huwag ka lang susuko. Yun ang lagi nating tatandaan. Kung ikaw ay tinatamad, pwede ka magpahinga, pero huwag mong susukuan. Babalik at babalik ka pa rin dapat. Parang hugot yun. So, thank you for watching. I hope nagustuhan nyo tong video na to. At kung nagustuhan mo, huwag mong kakalimutan ang like at mag-comment ka na rin sa baba kung ano pa mga gusto mong videos na gawin natin in the future. At syempre, kung bago ka pa lang, don't forget to subscribe to my channel, Elida Tomodachi, and ring mo na rin yung bell button para updated ka sa mga videos na i-upload ko soon! So, thank you for watching, guys! Bye! Mata na! Mata na, Tomodachi! Siyempre, kailangan ng montage. So, 3, 2, 1, montage! Pasok!